serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Miyembro ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC, DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, naririnig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay katulad ng usaping depensa sa kasong bigami dito sa Hukumang Pantahanan! Happy first anniversary sa inyong dalawa, Lisa. Andrew, parang kailan lang. Naging saksi kami ni Mo nung sagutin mo, Lisa, ang boyfriend mo. Isa yon sa pinakamasayang araw ko. Pero mas masaya ako ngayon. Alam niyo kung bakit? Bakit? Kasi isang taon na kami nagmamahala ni Lisa. Wow. Lisa, ayos ka lang ba? Ha? Lisa? Oo naman. Bakit? Eh, kasi kanina pa kita napapansin na walang kibo dyan eh. Parang hindi ka masaya sa first anniversary niyo bilang mag-boyfriend. Masaya ako, Mon. May iniisip lang kasi ako eh. Don't tell us na iniisip mo na naman yung trabaho mo. Hindi, actually, ganun na nga. May pressure kasi sa work ko eh. Alam niyo na, kaka-promote ko lang. And I wanted to impress everybody, lalo na yung boss ko. I wanted this project ever since. Han, naiintindihan ka naman namin. Pero kailangan mo rin magsaya at maging stress-free. Anniversary natin ngayon, di ba? Yeah, for once, kalimutan mo muna ang trabaho mo. At sa akin ka muna mag-focus. Pasensya ka na, Andrew. Yeah, tama ka. I admit, stressed nga ako lately. Kahit man lang isang beses sa isang linggo, hindi ko muna iisipin ang trabaho. Yeah, I need rest. Good. Anyway, may sorpresa ako sa'yo, mahal ko. Uy, ayan. Oh. Aba, bakit tinumunod? Ano ba ang gagawin mo? Lita, Mon, Andrew. Kaya ko kayo isinama ngayon sa aming anniversary para masaksihan niyo ang pagpo-propose ko ng kasal sa aking girlfriend. Wow, galing naman. Lisa, alam kong naging challenging sa atin ang unang taon ng pagmamahala natin. Minsan, nagkakatampuhan tayo. May pagkakataong nagsiselos ka sa mga nakakasalamuha kong mga babae. Pero ito lang ang masasabi ko. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Sa'yo lang ang attention ko. Sa'yo lang ang katapatan ko. At ikaw lang ang pagsisilbihan ko. Sa'yo lang ako habang buhay. Andrew. Ngayong gabi, sasamantalahin ko ng pagkakataon. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa'yo, Lisa. Kasi pinarealize mo sa akin na ang love parang ilaw. Dahil sa'yo naliwanagan ang puso't isipan ko. Iniligtas mo ako sa maling daan na bala ko sanang tahakin. Kaya dahil sa'yo, nagkaroon ako ng pag-asa sa buhay. Ang pagmamahal mo ang isang pinakamagandang regalong dumating sa'kin. Lisa, ikaw lamang ang gusto kong makasama hanggat nabubuhay ako. Dahil ang commitment ko sa buhay
ay ang paligayahin ka sa abot ng aking makakaya. Tanggapin mo ako bilang asawa mo at ipinapangako ko sa'yo. Mamahalin kita for the rest of my life. Wow, galing naman. O ano? Di ba sumasakit? Tinatanggap mo ba ako maging kaisang dibdib? Na maging kabiyak ng puso mo sa habang buhay? Sa hirap at sa ginhawa? Sa sakit man o kalusugan? At mamahalin mo ako sa habang buhay gaya ng sagradong utos ng Panginoon? Oo. Tinatanggap ko. Ikaw ba, Andrew? Siyempre. Oo. Maraming salamat. Ngayon, hayaan mo akong isutong singsing na hawak ko sa iyong mga kamay. Oh, thank you, Andrew. Okay. I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Lisa. Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan. Hello? Andrew, napatawag. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo, pero hindi mo ako sinasagot. Ano bang nangyayari sa'yo? Pasensya ka na. Pagod lang kasi ako sa work kanina, kaya sobrang pagod ako na umuwi sa bahay. Pagod din naman ako sa trabaho ko sa City Registrar's Office, ah. Pero sinisikap ko pa rin na magkaroon ng oras sa relasyon natin. Andrew, bilang engineer, alam mo naman marami akong projects na dapat tapusin. Yan naman ang hirap sa'yo, eh. Puro trabaho mo na lang ang sinasangkalan mo sa akin. Hindi sa nagde-demand ako, pero sana naman matuto kang magbalanse ng oras mo. Naiintindihan naman kita kung busy ka sa oras ng trabaho mo. Pero huwag mo naman sanang dalhin yung pati sa oras natin. I'm sorry. Ginagawa ko naman ang best ko para magkaroon ng oras sa relasyon natin, eh. Pero... You know what? Narealize ko na hindi mo talaga priority ang relasyon natin. Na mas mahalaga sa'yo ang trabaho mo kaysa sa sarili mong boyfriend. Andrew naman, huwag ka naman magtampo sa akin. Sa totoo lang, Lisa, napapagod na ako, eh. Kung ganito lang palagi tayong dalawa na nagtatalo, kasi hindi mo ako priority. Mas mabuti pa siguro, mag-break na tayo. Go ahead! Tama ka! Mag-break na tayo kasi pagod na rin ako sa kakademand mo sa akin. You don't understand me! Ako pa ngayon ang pinalalabas mong masama? Ang galing mo naman! Break na tayo! Goodbye! Lisa, halika na. Nakahain na ang almusal. Bumaba ka na. Good morning, Ma. Oh, maupo ka na, anak. Oh, mukhang puyat ka. At saka, kagagaling mo lamang ba sa pag-iyak? Ma, break na kami ni Andrew. Ha? Wait, bakit naman? Nagtalo kami kagabi nung tumawag siya sa akin. Oh. Hindi niya maintindihan ang sitwasyon ko. Daig pa niyang asawa kung mag-demand sa akin. Hindi sa kinakampihan ko si Andrew. Pero Lisa, para may punto yung boyfriend mo. Napapansin ko kasi masyadong tutuka sa trabaho. Dinadala mo yan kahit dito sa bahay. Ma, alam niya naman po kung gano'ng kalaki ang demand sa trabaho ko. Oh, nandun na tayo. Pero anak, nag-aalala na ako sa'yo. Palagi kang umuwing stressed. Wala ka ng time para maglibang at magpahinga. Anak, kailangan mo rin yun. Maniwala ka sa akin. Sige po, Ma. At saka anak, may isa pa ako napapansin sa'yo. Minahal mo ba talaga si Andrew? Opo, Ma. Mahal ko pa rin siya. Kahit na nakipag-break na siya sa'kin. Huwag ka magagalit sa akin. Pero parang may dahilan si Andrew na makipag-break sa'yo. Simulat sa pool, parang hindi ka na masaya nakasama siya. At saka kung mahal mo talaga siya, sisikapin mo magkaroon ng oras kahit pa mahigpit ang schedule mo. Ma, sa totoo lang,
Napilitan lang akong sagutin si Andrew. Kasi akala ko matututunan ko rin siya mahalin. Pero, ewan ko ba, kahit na tumagal kami ng isang taon, hindi niya talaga nakuha ng buo ang puso ko. Kaya hindi na rin ako nasasaktan o nangihinayang nang makipag-break siya sa akin. Well, kung yan ang desisyon mo, wala akong magagawa, kundi ang suportahan ka na lang. Ang sa akin lang, anak, masaya na ako basta makita lang kitang masaya at successful. Nakakalungkot naman pala. Break na kayo ni Andrew. Oo nga. Sayang naman ang pinagsamahan yung dalawa. Hindi na siya masaya sa sitwasyon namin. So bakit ko pa siya hahabulin? I wish him the best na lang. Parang wala lang sa'yo yung breakup niyo, ha? I let him go kasi deserve naman niya maging maligaya na hindi ko kayang ibigay sa kanya. Ah, Lisa. Si Andrew dumating. Palapit sa atin, no? Lisa, pwede ba tayong mag-usap na dalawa? Ano ba pag-uusapan natin dalawa? At kinailangan pa natin lumabas ng cafeteria. Lisa, I'm sorry kung nakipag-break ako sa'yo kagabi. Nadala lang ako ng emosyon ko pero hindi naman talaga yun ang intention ko. Hindi ko kayang makipag-break sa'yo. Andrew, napag-isip-isip kong mas makakabuti sa atin na mag-break na lamang tayo. Lisa, hindi ko kaya. Hindi ka na maligaya sa piling ko. Ganon din ang nararamdaman ko sa'yo. I admit, hindi ikaw ang priority ko sa ngayon. At saka may hinahanap ako sa relasyon natin na hindi ko makita-kita. Andrew, sa totoo lang, matagal ko nang gustong kumawala sa relasyon natin. Mabuti na lang at sa'yo na nang galing na gusto mo nang makipag-break. Hindi, Lisa. Deserve nating maging maligaya. Hindi natin makukuha yon kung ipagpapatuloy pa natin ito. Heto, Andrew. Binabalik ko na itong sing-sing na ibinigay mo sa akin noong anniversary natin. Lisa? Ibigay mo na lang yan sa iba. Huwag mo na mag-gawin sa akin to. I'm wishing you all the best in life. Goodbye, Andrew. Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan! Ma, kasama ko po ngayon si Jed. Nanay Ana, isinama po ako ni Lisa dito para makausap kayo. Oh, bakit iyo? Ano ba pag-uusapan natin? Tungkol po sana sa future namin ng anak ninyo. Formal na po akong nagpo-post sa kanya ng kasal at tinanggap naman po niya. Yes, Ma. Magpapakasal na po kami ng boyfriend ko. Talaga? Opo. Pero ang bilis naman. Mag-aanim na buwan pa lang kayong magkarelasyon, di ba? Wala naman po sa haba ng pagsasama namin. At saka, matagal ko na pong pinag-isipan ito. Tinanggap ko po ang marriage proposal ni Jet kasi mahal ko po talaga siya. At handa na po ako emotionally para harapin ang buhay may asawa. Kung sa bagay, tama lang na lumagay na kayong dalawa sa tahimik. Lalo na, nagkakaedad na kayo. Nanay Ana, talaga pong desidido akong pakasalan ng anak ninyo. Ipinapangako ko po sa inyo na magiging mabuting asawa ko kay Lisa. Mamahalin, irerespeto, uunawain, at pagsisilbihan ko pong anak ninyo. Panghahawakan ko yung pangako mo, Jed. Opo. Bueno, binabasbasan ko na kayong dalawa. Opo. Naway maging masaya ang pagsasama niyo bilang mag-asawa. Ah.
Ano? Hindi ako pwedeng ikasal? Bakit naman? Ayon po dito sa records, kasal na po kayo sa nagngangalang Andrew De La Torre? Ay, hindi! Hindi kami kasal ni Andrew. Oo, naging boyfriend ko siya, pero never kaming nagpakasal. Ito po, basahin niyo. Katunayan, may pirma pa nga po kayo. No! Hindi ko pirma yan. Fake yan! Hindi ako nagpakasal kahit kaninong lalaki. Maniwala ka sa akin. Kung ako po sa inyo, kumausap na po kayo ng abogado para matulungan niya kayong maayos ang problema niyo. Andrew? Lisa? Anong ginagawa mo dito sa opisina namin? Anong kalokohan to? Bakit may record na ikinasal tayong dalawa? Ikinasal tayong dalawa? Nakalimutan mo ba? Huwag mo nga akong gaguhin! Hindi tayo kasal! At never ako magpapakasal sa isang katulad mo! Pwede ba? Ayusin mo to. Tanggalin mo itong records natin! Fake ito! Nakafile na yan sa opisina namin. Wala nang tanggalan yan. Pero fake nga ito eh! Hindi ko pirma yung nandito sa marriage contract natin! Andrew, tanggalin mo to! Nakikiusap ako sa'yo! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi na pwedeng tanggalin ang records natin? Once na ipasok na yan sa files ng City Registrar's Office at ng Philippine Statistics Authority? Bakit pa ako magpapakahirap na tanggalin yan? Para magpakasal kayo ng lalaking yon, ganun ba? Pwede ba? Parang awa mo na. Tigilan mo na ako, Andrew! Mahal ko si Jed! Kaya please! Hayaan mo na kami maging masaya! Hindi. Mahal pa rin kita. At hindi ko kailanman tinanggap ang pagkikipag-break mo sa akin. Ngayon, kung ipipilit mong magpapakasal ka sa lalaking yon, kakasuhan naman kita ng bigami! Napakawalang hiya ng lalaking yan. Makita ko lang ang siraulong Andrew na yan. Ako na mismo ang papatay dyan. Ma, magsasampa po ng kaso sa akin si Andrew. Oras na magpumilit ako magpakasal kay Jed. Hindi ko alam kung anong gagawin ko para mapawalang bisa ang peking kasal namin. Yun nga rin ang iniisip ko, anak. Kung kakailanganin mo pa ba ng annulment? O kasuhan mo na lamang si Andrew ng falsification ng public documents? Kung ako sa'yo, humanap ka ng isang magaling na abogado para matulungan kanya sa problema mo. Yun nga po ang gagawin ko, Ma. Naniniwala naman ako na mapapawalang bisa ang kasal niyo. Kasi wala naman talagang naganap na kasalan. Kaya huwag ka mag-alala, Lisa. Matatagalan lang ng konti. Pero naniniwala ako, maikakasal din kayo ni Jed sa tamang panahon. Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping depensa sa kasong bigamy. Inexistent at wala pong bisa ang kasal sa pagitan nila Lisa at Andrew sa kabila ng pagkakaroon ng records sa Philippine Statistics Authority o PSA. Gayunpaman, kakailanganin pa rin po ni Lisa na magsampa ng kaso sa korte para ipadeklara itong walang bisa dahil tanging ang korte lamang po ang may kapangyarihang gawin ito. Makabubuti din na ipagpaliban muna nila Lisa at Jed ang kanilang kasal hanggat hindi pa nadedeklarang walang bisa ang kasal ni Lisa kay Andrew. Hindi din po kasi magiging valid ang kasal nila ni Jed for being bigamous sakaling magpakasal sila na kasal pa si Lisa on record. Although, sakali naman na ituloy nila ang kasal, maari pong gawing depensa ni Lisa ang pagiging void at inexistent ng kasal kay Andrew kahit wala pang judicial declaration of nullity sakali nga pong ituloy ni Andrew ang pagsasampa ng kaso. Ayon po sa Korte Suprema sa kasong Pulido versus People of the Philippines, ang judicial declaration of absolute nullity ay hindi requirement para mapatunayan na ang kasal ay void ab initio sa isang bigamy case. Consequently,
ang judicial declaration of absolute nullity ng first marriage ay valid defense regardless kung kailan ito na secure. Pero dapat pong tandaan nila Lisa at Jed na ang pagiging void at inexistent ng kasal ni Lisa kay Andrew will not validate any marriage celebrated while there is no judicial declaration of nullity yet. Dapat po talagang ipadeklara munang void ang unang marriage bago pa magpakasal si Lisa. Samantala, maari pong sampahan ni Lisa ng patong-patong na kaso si Andrew dahil sa pagpeke niya ng pirma ni Lisa sa marriage contract. Ang pamimeke po ng pirma ay tinatawag na forgery at pinarurusahan sa ilalim niyang Article 172 ng Revised Penal Code ng pagkakulong ng mula 2 years, 4 months and 1 day hanggang 6 years at multang hanggang 1 milyong piso. Iba pa pong usapin ang maaaring maging pananagutan ni Andrew sa paggamit ng kanyang posisyon bilang government employee para gawa ng dokumento at palabasing ikinasal sila ni Lisa kahit hindi naman ito totoo. Maari pong matanggal sa serbisyo si Andrew at maging ang kanyang mga benepisyo. Maari din siyang habang buhay na pagbawalang makapasok sa anumang trabaho o posisyon sa gobyerno. At hindi lang po yun, maari din po siyang sampahan ni Lisa ng kasong sibil para sa damages o bayad pinsala dahil sa mga ginawa nito. At yan po ang hukumang pangtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Compañeras, Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays, 6:30 ng 7:30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH News Television at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend at happy holidays po sa inyong lahat. Maraming salamat, Attorney Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Bobby Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, at Phil Cruz. Naglapat ng tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Bong Muyar at Eric Lucero. Creative consultant, Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga. At sa direksyon ng inyong lingkod, Leonel Benjamin. Hukumang pantahanan! Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.